natin, guys, yung guys, ito yung dalanda na sobrang asin. Yun yung gagamitin natin pang lilinis dun sa mga copper and bronze para bumalik sila sa pagiging makintab. Subscribe to our channel! Thank you! Thank you! Welcome to Biludo! Biludo! Oh, baru pakai! Pakai! Uy! Bantu cek, kenapa nih? Bantu cek! So this body, this will make us rich. Batu kaki tu? Batu kaki tu? Oi, batu kaki tu? Oi, mami, batu kaki tu? What we did in the other? This I find it. It's nice to have golden. Golden bucket. Hello guys, today binaba natin lahat ng kayaman ni Lula. Bakit? Hindi kasi hindi ibebenta ha. Kung hindi, magpapasko kasi ito yung kaugalian na lilinisin lahat ng kagintuan. It's made of copper, it's not really golden. Some are bronze, so mamaya-maya tingnan natin kung ano nga ba ang meron pa doon na lilinisan namin. Pero ito, ginagamit ito noon sa pag-iigib ng tubig. Say hi, Sajal. We're selling it off. I will give you 1,000,000. This is garage sale, okay? How to clean, guys. Yun yung pinakuluan kong dalandan. And ito, ipakikintabi natin. Hindi ko na kinakita yung paghugas nung makaramihan. Sampo lang ito. Kung paano pakintabin ang copper. Guys, it's just happened once or twice a year.
short cut on this. Not to clean inside. Clean not inside here. Bilis na. Big. Tapos, para mapanatili yung kintap, ibibilad sa araw. Golden caldero, guys. Gusto nyo? Dito ba agad? Double drink. Ah, yes, there is still water. Ito guys, ito yung iniigiban ng tubig. Ito naman yung banga. Golden banga. Ito na yung the most expensive. I smell lemon everywhere. Still only here. Still so cool. Still need to dry? Mm. I hope water will come fast so you can get drinking water. Now it's finished, you can make Christmas tree. Christmas trees. And this, guys, if you remember the Princess Sarah story, oh, meron din kami golden timba. Oh, diba? May golden timba kami. Dinilig pang panalangin. And when I said water will come fast, water will come fast. So, ayan guys. So, this is our igiban ng tubig. Lutuan ng biryani. At pwede na akong magiging cast ng Princess Sarah. Ako na yung magha-harvest ng patatas gamit ang mahiwagang timba. So ayan, golden 'yan. O kulay kami pareho. So ayan. Pani-stared already crying. Ito yung unboxing natin. Tingnan natin kung paano naligpit ang mga Indian na mga box. They called it the bowl. So this is our aluminum container. And we'll see what's inside. Open. Look at it. Wait. Another one. What's inside the boy? Again. 1, 2, 3. Boy. Another one. Where is our unboxing? One, two, three. Another one. Here. Wait. Meron pa.
to last na. Siguro naman to last na. Is this the last? Oy, 70! Hindi pa pala last. Pero panino. Ayun, last na nga talaga siya. Ay, Rajwi, meron pa ako. My gosh! Then yung gift natin. So, ayan na yung empty. O, diba? Ayan, hanggang dulo. Pero, may bisita ako. Maagang namamas ko. Kanina pa to eh, nung nagbaba kami ng gamit. Hindi dito lang siya. Ayaw niyang umalis. So, hello to the brown butterfly who stayed with us while cleaning all this. Ito pag ano, yung traditional na Pasko ng mga Christian dito. Naghuhugas. Hinuhugasan lahat. Pero yung pag-humagas ng sakit, dahil na sa akin, ay nga pala polis. Kasi nga, pagbaba ng lahat ng dust, pag minalis mo, babalik sa taas. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tubig at sabon. Tapos, pinaway first. Yung mga ganito guys, hindi talaga siya empty sa loob. Merong pinagpapatong-patong-patong doon para magkasya lahat. Like dito. Meron siyang maliit na sabon. So, ito yung salt. Yung mga real copper. Ayan. Ito ginagamit para serve noon lang. Ayan yung mga glass. Ayan yung mga baso noon. Pero ito daw yung healthy. Pag dito daw, maglagay ka ng water overnight, tapos iinumin mo, maganda sa health. Ginagawa ko noon kaso, pag winter, sobrang lamig ng tubig na nanggagaling sa copper. Kaya nakatago lang siya. Ayan. Ayan yung mga platito. Meron pa mga malalaking plato na ganito din. Yun nga lang. Nakatago na. Hirap kasi linisin. So, sino nga? Pakimain na lang kung sino bibili. Bebenta ko na. Wala dito yung may-ari. So, guys, I'm going to sell this online. Aapla ko, alam mo? Guda, plata. Bukari, guda. Oo, sabi ni Mimi. Sa gatas sobra. Daw. Sobra mo. 100 ml. Kaya, gatas. Bakery milk ka? Amat mo, no? Tela mo. Mami, I said I'm going to sell. Ma is not here, so we can sell it off. Ma, nakali message ka na, Richie, dito ka eh. So, pakimain na lang kung sino gusto. Bago bumalik yung may-ari. So, lahat yan, pinagkakasya doon sa taas. Doon sa first room tawag nila, sa TV room actually. Tapos, yung iba naman kasi guys, yung mga ganito, bigay pag yung may kasal or may mga okasyon. Yan yung palang, parang nagiging gift. Hindi na ako marunong magbalik. Ang galing nila magano yun. Ang galing nila mag-match para magpagkasya lahat. So, this everything is for sale. Owner is not here. Wala ito yung may-ari ng bahay. Binaba namin lahat. So, ayan na lahat. So, hindi mo akalain na magkasya yan lahat doon sa TV room. Pero pinagsisik-sik-sik-sik. Oh. So, imagine lang guys. Yan na yung lahat. Yan. Si Mami busy sa tagad. Pagpapatuyo. Pinapaarawan para mas magiging makintam. So, antayin nyo kung saan ko pabibenta to.
Kasya to isang traktor eh. Lahat dry na, lahat makintab na. Pwede nang paglutuan. O pwede na nang ibenta. Kaya doon sa mag-aalaga-alala na wala akong makain, pag wala nang pagkain sa bahay, bebenta ko talaga 'to. Pa isa-isang kaldero sold na sold na. Pinag-interesan talaga 'yan. Binibiro ko talaga tuwing binababa 'to kasi nga hindi naman ginagamit. 2 times or 1 time a year, binababa para linisan. Usually, Christmas or Easter, yung Pasko ng pagkabuhay at Pasko, binababa siya para linisan lahat, at pakikintabin ulit. Sabi nga noon, ito yung mga kayamanan na hindi nababayaran ng pera kasi naipon siya ng ilang taon and bawat isa ay may kwento. May mga pangalan dito guys na nakaukit. Mga pangalan ng mga nagbigay at kung para kanino. Kaya hindi talaga siya pwedeng ibenta kasi nga meron siyang mga parang nakakabit na to sa buhay nila. So, sabi ko nga ibibenta sabi ni Ma. Ni Ma, pag namatay na lang doon siya, pwede ko nang ibenta kasi it's memories, it's a part of their memories, yun nga. Noon, taghira pa yung tubig, ito yung ginagamit nila pag nag-iibig. Pero, kung gusto nyo naman ng timba, meron namang timba. So, ito talaga. May kaibigan ako naghahanap ng timba. Sabi niya, yung gagamitin daw sa Princess Sarah. So, pwede na ako gumawa ng movie about Princess Sarah. Gamit na ito. So, they golden, oh. Sila, silver lang, stainless lang yung gamit. Pero ito, golden na golden. Kaya, guys, hayaan nyo akong iligpit ulit ito, pataas. And that's for our vlog for today. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming preparation. Ito kasi yung part ng Christmas preparation dito. So, sana'y nag-enjoy kayo. And next, siguro, hindi ko alam kung ano pang mangyayari. Hindi pa talaga nakaplano kung paano ang Pasko namin ngayong taon na to. So guys, that's all for today. Thank you for watching. Thank you for supporting. Uuwi ko na to sa Pinas. So, selfie with all my golden. Inangkin talaga. Akin daw. Ayan. Selfie. Typical ako nakahiga sa bed na purong ginto. Hindi talaga siya ginto, kundi made of copper and bronze. So, ito yung akin. Inangkin ko na talaga to. Hiningi ko to eh. Sabi ko, pag ako magkaroon ng bahay at lilipat, ito ang bibit-bitin ko. Promise. Kung meron man akong lilipatan na bahay, ito yung unang bibit-bitin ko. Yung banga. Ang mahiwagang banga. Kasi ito yung pinakamahal. Bye, guys! Makintab na ulit ang aming mga golden. Golden talaga. Ayan, nakapile siya ulit. So, imagine nyo, ganun karami yung hinugasan. Pero meron yung mga maliliit sa loob. So, dito talaga ako. Nag-i-enjoy. Yung corner na yun. Yan. Maganda dyan. Pili lang kayo. Libre tingin.